Okay, good morning mga kaibigan. Sa ngayon po ay kasama natin si Tatay, ano ang pangalan tayo? Cesar Bautista. Si Tatay Cesar Bautista, pangalan pa lang. Talagang pang ano eh, pang artista na. Cesar saka Bautista. No? Okay. So, Tay, good morning po. Ang itatanong ko lang sana sa iyo ay kung kilala niyo ang isang Francis Leo Marcos? Nakilala ko yun dahil sa YouTube nga, doon siya sumikat. Oo, oo, oo. Minsan ay medyo na ano nga sa'yo, minsan umiiyak siya doon sa kanyang tuwa. Minsan doon sa tuwa niya, naiiyak. Oo, oo. Dahil namibigay siya palagi ng bigas, lalo na itong pandemic. Opo, opo. Ngayon, nakita ko sa kagabi, parang ang pinagkas niya kagabi, pagbibigay siya kay Mayor Isko ng isang truck na bigas kagabi. Oh, so nakita mo yung replay pa yun, no? Kagabi, actually, that was replay, no? Nung panahon na kasagsagan ng pandemia. Last year yung po yung nangyari na nagbigay siya kay napanood ko rin kagabi sa Facebook. Wow. Ay, isa ko sa katanungan natin, tayo, kasi tumatakbo siyang senador, no? Number 44 siya ngayon. Since 12 naman ang pipiliin natin. Sakali ba may ipasasama siya sa listahan? Ay, sa mga nakikita ko naman sa kanya, seryoso siya sa buhay. Kasi, sa pagtulong, talagang ano, maasahan siya. Kasi lahat ng humingi ng tulong sa kanya, na pagbibigyan naman. Kasi maganda naman naisama rin siya sa pangalang bilang senador. Okay. Kasi yung hanga rin niya para sa bayan din, sa mga taong bayan. Curious lang ako tayo kung sakali naman, pang ilan naman kaya sa listahan mo? Sa 12 ay mapapasama siya. Mapasama, ipapasama. Hindi pa malaman natin kung saan. Number 3 o number 5. Basta hindi siya mawawala doon sa number 12. Pwede bang malaman kung sino yung magiging number 1? Ay, ano, pinagpipili ko pa yung ano eh, yung Marcos, si Marcos, pa-number 3 yun sa, ano, sa akin, sa Balota. Sa 12 si Senator, ha? Okay. Ay, nakita ko na yung kanyang pagkaseryoso sa ano, buhay. Matanong ko lang, sir, ano kung pinagkakaabalahan na ninyo ngayon? Ito lang, nagbibaga ko itong motosiklo. Habal-habal. Gusto naman ang kitaan. Sa ganito kahina, sir eh. Dito na dati nung wala pang pandemic. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, sakali, anong sasabihin mo? Magpapumustahin ko sa kanya. Magpapumustahin ko siya. Tapos, sana magpatuloy niya yung kanyang ginagawa sa ngayon. Magpapigil ng tulong sa mga taong bayan na nakakailangan. Noong pa man, kala ko nga hindi siya tatakbo yung senador. Oo. Ngayon siguro marami na tutulak sa kanya kasi maganda naman ang hanga rin niya sa Pilipinas. Nakatulong siya. Maganda naman yung kanya ngayon. Naniniwala ba kayo sa binabatong issue sa kanya na siya ice camera? Wala naman akong balita kung siya gano'n ang ginagawa eh. Nung makita ko siya, gano'n na siya eh, tumutulong na siya eh. Kaya lalo siyang sumikat na nila sa televisyon, sa YouTube, Facebook. Sa bagay, kung ating titingnan, paano ba nga ba naging scammer ang isang Francis Leo? Siya naman yung nabibigay, ano? Kung kala ko nga, ano ba ni Bongbong Marcos, alam ko mag-anak ba, o apelido lang. Pero pareha sila magandang, ano, magandang hanga rin nila. Kakaiba lang ito si ano si Leo Marcos. Leo Marcos. Kakaibang style yung ginawa niya. Talagang ano, hindi basta tulong, talagang ano, buhos talagang ano. Pag may humiling sa kanya, talagang truck na bigas. so talagang ano, no? Talagang nasubaybayan niyo yung kanyang kwento. Mula po sa una kasi base sa pagkakalam ko, yung mga kinikwento mo, yung mga nangyari talaga. Bihirang nangyari sa hindi pa politiko, nangyari na eh. Pero matanong ko lang sa inyo, sir, maputol kita sa pinyo. Sa kabila ng lahat na namigay siya, nakaabot ba sa inyo ang tulong niya? Hindi naman, kasi magkasalamat din ako dahil sa iba, sa wala, kung wala, nabibigyan. Hindi kami naman ay hindi masyadong mag-aagrap. Hindi ko naman inaasahan. Pero kung may dumating,
So, yun ang ano. Yun yung gusto kong ipunto no, sa usaping ito. Kasi sa kabila ng lahat na hindi kayo nakatanggap, at least masaya kayo. Oo, masaya. Kasi marami natutulungan eh. Tulad ng iba na puro salita lang, yung kanya, sasabihin pa lang, nakaready na eh. Nakaready na yung sakong di kasi pinapakita na doon sa kanyang lugar na kung saan siya na doon, katira. Tatawagan niya yung mga, ilang sako pa kailangan, ilang truck pa. Ayun, pag ano ko na, doon na, dumarating na yung mga bigas. Maraming salamat ay sa napakagandang kwentong ito no. Napakaganda po ng inyong mga sinabi at magpapaunlak sa kasi sa interview. Kasi ano na kasi wala siyang balak tumakbo ng politika. Pero siya hatang tumulong. Kasi siguro makatulong kung hindi nila din. Kasi hindi lang para doon sa so naniniwala kayo na kung sakaling makakapasok siya bilang senador, mas malaki ang potensyal na mas maligit pa siyang patulong sa karamihan. So maraming salamat ulit Tatay Cesar. Yung mga kaibigan si Tatay Cesar, narinig naman natin. Mula sa umpisa, base sa kanyang mga sinabi, tunay na nasaksihan niya at nasubaybayan ang kwento ng isang Francis Leo Marcos. At talaga namang hindi siya naniniwala na ito scammer base sa sinasabi ng ilang mga tao at ibinabatong isyo para kay Francis Leo Marcos. Maraming salamat tayo. Maraming salamat sa pagpapaunlak at mabuhay po tayo. Baka may ano, one last video, baka may bubatiin na lang po kayo. Ay, mga kaibigan ko dyan, medyo na-interview ako dito ngayong umaga para kay Leo Marcos. So ayan po mga kaibigan, ito po explosive interview kay Tatay Cesar. Mapapanood po natin. Tatay Cesar, mapapanood po ito. Gagawin natin, mag-isa lang kayo ha, hindi kayo sasama sa iba. I-explosive ko po kayo at marami po kayong magandang mga sinabi patungkol kay Francis Leo Marcos. Salamat po.